Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Knight of Swords. One more card. Your energy at this time. Nadadala ka sa emosyon mo. Gusto mo maghabol sa person mo. Or may gusto kang habulin. Or gusto mo maghabol sa yung person mo. Either done. Gusto mo maghabol yung person mo. Or gusto mo maghabol sa person mo. O gusto kang habulin talaga ng person mo. Dahil, ayun o. Hindi mo makontrol yung damdamin mo sa person mo. Hindi mo mapigilan. Kahit na pigilan mo ay kumakawala pa rin. No? At nagiging emotional ka pa rin. Mahal mo pa rin siya. So, your main energy. Para ba nagiging impulsive ka? Hindi mo makontrol yung emotion mo, yung sarili mo, yung isip mo, kakaisip sa person mo yan. Nag-imagine ka pa rin sa person mo at napapaisip ka pa rin. Naiisip mo pa rin yung person na yan and parang gustong-gusto mo yung i-vision na you are in a relationship. Nakasama mo siya. No? Mahilig ka mag-daydreaming. Kasama yung person na yan. May pagka-immature ka pa talaga. No? Parang childish ka. Ganyan. With the Page of Cups. Pero nakarecover ka na din naman sa emotional na pinagdaanan mo. Nawala yung person mo na yun and sobrang nahinayang ka. Sobrang naapektuhan ka emotionally na parang hindi mo matanggap-tanggap ba. Pero nakarecover ka na. And yan yung maganda dyan. Yung part kasi nakarecover ka na. So kung iniwanan ka man ng person mo, nung nawala yung person mo na yun sa buhay mo, and your personality, your main energy, Magician in reverse. Hindi ka ganun ka practical when it comes sa goals mo right now na parang hindi mo kayang i-manifest yung goals mo. Na hindi ka ganun ka-capable or feeling mo, hindi ka ganun ka-capable na, or hindi ka naniniwala na mangyari yung gusto mong mangyari kahit na gusto mo. Na may blockage sa isipan mo, hindi ka ganun ka-positive na mangyayari yung magkaroon ng union sa inyong dalawa ng person mo na yan. Tingin mo hanggang imagination lang at masaya ka na dun. Kahit hanggang imagination lang. What's with the Magician in reverse here? Defensive ka. Sa feelings mo. So, parang tinatanggap mo na din yung katotohanan. No? Protective ka din sa energy mo. Sa puso mo na kahit na ganyan na kahit na yung naiisip mo lang siya masaya ka na dun at parang ina-accept mo na lang din na hindi mangyayari yung gusto mong mangyari para hindi ka masaktan. So,
Hindi ka naniniwala sa miracle, na magkaroon pa ng miracle, na magkaroon pa ng union sa inyong dalawa in reality. Tingin mo imposible na mangyari yun. Possible na madami na din nangyari or mahaba ng panahon yung wala kayong communication at may kanya-kanya na kayong buhay or may sarili ng buhay, personal. That's why ganun. Na-accept ko na lang din, no? Na tinanggap ko na lang na hanggang imagination na lang talaga, no? Hindi na mangyayari in reality yan. Yung magkaroon ng union sa inyong dalawa. So sad, pero it's part of your healing. Or para maprotektahan mo din yung heart mo na hindi ka umasa. Pinipigilan mo din yung sarili mo pero hindi mapigilan with the Queen of Swords in reverse. Naghahangad ka pa rin na maghabol yung person mo na yan. Na magkaroon ng movement. Na mag-take ng action yung person mo na yan. Pero hindi ka na umaasa. Hindi ka na umaasa na maging fair pa si yung person mo. Na gawin niya ng person mo. Na magkaroon pa ng justice. Yung possible na naging unfair siya sa'yo. Iniwan ka niya. Na babawi siya sa'yo. Yung gano'n. Hindi mo na inaasahan na magkaroon pa ng balance yung dalawa. Malungkot ng reading na to. Pero yan yung totoo dyan. Yan ang lumabas dyan eh. Pero, ano ba yung energy ng person mo? What we have here is Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Gemini, Aquarius. Energy ng person mo. Emperor. Strong yung personality. Matapang. At siya yung may control ng buhay niya. Nasa top position or strong na talaga yung pagkatao niya, yung personality niya. Parang na-attain niya na yung pinnacle of success with the Emperor. Stable na siya in life. Secured. Or feeling secured talaga siya. Yung gano'n. Feeling stable na. Parang hari, no? Parang gano'n. Or may sarili siyang business. Siya yung boss. Respected yung tao niyan. Mataas yung position niyan. Yung status. More information sa person mo. What's with the Knight of Wands in reverse? Hindi to active ngayon. Yung person mo na to. Malungkot to. At heartbroken. Nasasaktan. Kaya walang ganang gumalaw, kumilos. Instead, nairita to eh. Nairita to sa nangyari sa buhay niya. Nagiging impatient. Madaling magalit, inis. Madaling ma-irritate kasi heartbroken. Nasaktan siya. Sino ba yung naging dahilan kung bakit heartbroken tong person na ikaw ba? Ikaw. Kasi lumayo ka. Or siya yung unang lumayo and then lumayo ka na din. Pwedeng ganun.
possible na lumayo ka dahil lumayo din siya. Anong reason kung bakit lumayo ka sa person mo? Naghiwalay na kayo. Naghiwalay na kayo, kaya lumayo ka sa kanya. Parang tinanggap mo na din no, na wala na kayo, na nag-move on ka na or napakalayo-layo ka na for your peace of mind, ganun. So, nairita siya dahil doon. Nung lumayo ka na, dahil naghiwalay na din naman kayo, possible siya pa ngayon nakipag-break sa'yo eh. Pero nung lumayo ka, nasaktan siya. Heartbroken siya. Natamaan yung ego niyan. May ego to, emperoro. Na-irritate siya. Galit na galit siya nung lumayo ka. Siguro ang kala niya, habulin mo siya. Yung ganun, habulin mo siya ng habulin. And, ayaw mo na din kasi ng scheme. Ayaw mo na din kasi ng deceit. Deceitful siya or cheater or naghiwalay kayong dalawa dahil may cheating na nangyari or deceit, scheme, or ma-hide tong person na to, may matinatago sa'yo, hindi nagsiseryoso, may mga ganun nangyari. Yung parang ayaw mo na din kasi na lalayasan ka niya na nasasaktan ka, yung ganun. Iiwanan ka na lang na nasasaktan ka, na umiiyak ka. Pagkatapos niya makuha yung gusto niya. Yung mga ganun. Oh my gosh. So yan. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Aries. Libra, Gemini, Aquarius, no? And Capricorn with the Queen of Pentacles. Aries, Leo, Sagittarius. So, ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? May feelings pa ba siya sa'yo? Yung person mo na yan? Confused? Nalilito siya? So, possible may options to. May options ba yung person mo na yan? Wala naman. Confused lang talaga. Or kung meron siya mga past person, or may mga priorities siya, mga ganyan ba? May ibang karelasyon yung person mo na yan. Pakunik. Wala. Wala. Baka nagkakaroon na ng gulo, away, no? Naku-confuse siya sa feelings niya. Hindi niya matukoy-tukoy kung ano talaga yung feelings niya sa'yo. Hindi niya ma-identify. Ano ba talaga, kung mahal ka ba talaga niya o kung ano, no? Kung desire lang bang gusto niya sa'yo, o kung ano man, naku-confuse siya sa feelings niya sa'yo. And may ganun. Well, nanghinayang to kasi nasayang, na-lose niya yung relationship niya with you. Ikaw, no, na-lose ka niya. Na once na naging ano din siya eh, na minsan din siya naging masaya with you. Na nag-enjoy din siya sa'yo, na naging masaya din siya sa'yo. What's with the Six of Cups in reverse here? Oh, so, naramdaman niya yung loss, pagkawala ng taong minahal niya, ng taong pinangarap niya nga, yun yung nafe-feel niya ngayon, yung taong pinangarap niya na makasama habang buhay, yung wish fulfillment ng person.
Ayan. Na-inspiration siya ngayon, hindi niya kasama yung taong winish niya na makasama habang buhay, na maging partner niya, na mapangasawa niya, na magiging nanay or tatay, na magiging anak niya. Which is ikaw yun. Bakit siya nako-confuse sa feelings niya? Nako-confuse ba siya na kung totoo kanyang mahal? Oo. Kung totoo ba yung pag-ibig niya sa'yo? Kung totoong mahal ka ba niya? Kung talagang decidido siya sa'yo? Kung mag-take siya ng action na talagang kung seryoso ba talaga siya sa feelings niya sa'yo? Kung i-go-go-go niya na or hindi? Yung ganun. So, pinag-iisipan niya maigi. Kung i-push niya ba yan na mag-take siya ng action sa'yo or hindi. Bakit hindi siya sigurado kung totoong mahal ka niya? Hindi siya sigurado kung totoong mahal ka niya. So, ang tatanungin natin ngayon dito ay angels din. Dahil yung person mo hindi sigurado kung totoong mahal ka niya. Angels, totoong mahal ba ng person niya itong person na to? Hindi. Hindi. Kaya hindi siya sigurado sa feelings. Hindi ka daw totoong mahal ng person na yan. Kaya tama lang na nag-recover ka na sa pag-iyak-iyak, sa pagiging depressed, sa panghinayang, sa pag-imot-imot sa person mo na yan kasi hindi ka niya minahal ng totoo. Kahit siya, nagkaroon ng doubt sa sarili niya kung mahal ka ba niya talaga o hindi. Bakit wala pa bang minahal yung tao niyan? Wala pa bang minahal yung person mo na yan? Meron. Ex niya. Meron siyang mahal or minahal. Inaantay niya ba yun? Ang taong minamahal niya talaga ng totoo? Hindi na. Pero, still may fire pa rin. Hindi na niya inaantay na magkaroon pa ng balance sa kanilang dalawa, pero may fire pa rin. At until now, mahal niya pa rin yun. Yung ex niya. Mahal niya pa rin. Naiisip niya pa rin, binivision niya pa rin. Yun ang totoo niya mahal. At hindi ikaw. Kaya nagkakaroon siya ng doubt kung mahal ka ba talaga niya. Yun ang totoo niyang mahal. Yung isang person, yung ex niya. Bakit iniwanan ba siya ng ex niya? Iniwanan siya ng ex niya. Possible na ipinagpalit siya sa iba. Pinagpalit siya sa iba. Hindi naman. Hindi sila magkasundo. Hindi sila magkasundo. Baka may ugali yung person. O yung isa ang may ugali yung ex niya. Kahit nga siguro kayo, hindi kayo magkasundo eh. Ano ba yung ugali ng person niya? Ano yung ugali ng person niya? Hindi sila magkasundo ng ex niya. Kasi ganito nga yung ugali niya. Cold. Unemotional. Hindi malambing. Wala emosyon. May mapuot. May mga galit na kinikim-kim sa loob niya. Controlling. Masyadong critical mag-isip. Calculating.
Parang dark. May dark siyang personality. Yung vibe. Masyado siya nga mapanghinala. Intuitive and maduda. Napambintang. Yung mga ganyan. Ganyan ako ako dito. Okay. Mapambintang. Mapambintang ba to? Hindi naman. Mapanghinala. Baliktad ah. Oo, mapanghinala yan. Masyado siyang critical nag-isip. Hindi naman siya mapambintang, mapanghinala lang. Yung utak niya, masyado. Masyado sharp. Masyado nga, madumi ba yung utak na itong person pa? Hindi naman. Walang tiwala to. May dark personality ba yan? Wala naman. Pero, may dark sa aura niya eh. Cold. Yun nga, cold talaga siya. Parang, wala man lang fire, wala man lang init. Yung, hindi malambing to, maganto. Hindi siya sweet. Kaya siya iniwan. So, ang bagay dito sa person mo na to, sweet din na person. So, kung sweet ka, mag-match kayong dalawa, no? Opposite attracts, eh. Mababalance yung pagiging cold niya. Pag sweet ka, no? Baka mahawaan pa siya ng sweetness, ay maging malambing na din yung person. Marunong na din magmahal. Marunong na din na magpakita ng feelings niya. Hindi to marunong magpakita ng feelings niya. Kahit kasi siguro mag-I love you, nahiya pa, or masyado stricto, masyado siyang conservative, mga ganyan. Ganyan energy. Prank ka pa magsalita yan, ha? Masakit magsalita yan. King of Swords yan. And bigla ka lang yan ika-cut off sa buhay niya. Oh, pag magalit siya, maimpito siya, mainis siya sa'yo, kahit konti lang. Pag naanoy siya sa'yo, cut off ka niyan sa buhay niya. Sabi niya, break na tayo. Oh. Ano ka? Ano ka? Ganon siguro. Ganon ba yung ginawa niya? Siya mismo nakipag-break sa ex niya. Hindi, yung ex niya. Hindi na siguro makayanan yung ugali niya. Yun ang minahal niya. Okay. Yun ang totoo niyong mahal, guys. Yung ex niya. Isa. Pero possible na hindi niya din maamin-amin sa sarili niya na mahal niya yung ex niya. Hindi niya ba maamin na mahal niya yung ex niya? Inaamin niya mahal niya. Inaamin niya mahal niya. Na gusto niya pa rin makipag-ayos doon. Yun ang mahal niya. Bakit gusto niya mag-take ng action sa iyo? Dahil nawawala na siyang pag-asa doon sa ex niya. Oo. Dahil nawala na siya ng pag-asa doon. Kaya gusto niya i-pursue ka. Kaya decisive siya na i-pursue ka. And possible na attracted din siya sa'yo. Sino ba ang mas attractive? Yung ex niya? Sino ba mas attractive? Ikaw ba ang mas attractive kaysa sa ex niya? Hindi. Hindi. Sino ba ang mas maganda or guwapo? Ikaw ba kaysa sa ex niya? Hindi din daw. Sino ba ang mas passionate at ma-appeal? Ikaw ba yung mas ma-appeal at passionate kaysa sa ex niya? Oo, oh, ikaw. Doon ka lang lamang. Mas attractive pala yung ex niya. Mas good looking daw. So,
Sino ba ang kanino ba siya mas sasaya? Sa'yo ba siya mas sasaya pagka nakasama ka na niya sa buhay? Sa'yo ba siya mas sasaya kaysa sa ex niya? Oo, sa'yo siya mas sasaya, guys. Kasi, ano, soulmate mo siya. Soulmate mo to. Lover's card yun. Hindi. Hindi. Kasi ano, magiging intense and passionate. Kasi passionate ka nga eh. So, mababalance yung person mo na yan. Kasi cool yung personality niya. Mababalance kasi nga passionate ka and ma-appeal ka hot, no? Hot and spicy, not cold. Baka yung person niya, yung ex niya dati, ay cold din. O parang silang cold, ay naumay na yung ex niya yung... Walang init. Naghanap yun ng ano, ng mainit, no? Mainit, or yan, hot, na mainit, na malambing, yung ex niya na yun. Pero sa'yo siya sasaya. Kasi, possible na mahal mo siya, minahal mo siya, at totoong mamahalin mo siya. At pag nagsama kayo niya, may in love talaga kayo sa isa't isa. Pag nagsama kayo niyan, sa'yo na yan, focus yung attention niya. Sa'yo na siya mai-in-love. Sa'yo na siya mai-in-love. At magiging active pa yung buhay ninyo. Happy, parang jolly, happy go lucky, yung mga ganyan. Hindi na boring yung buhay niya. Boring kasi yung buhay ng person yun eh. Mas stuck yan sa'yo. Yung kanta na stuck on you, pag nagsama kayong dalawa, baka pa na yung tingin niya sa'yo. Sa mga mata mo. Baka pa na yung akap din sa'yo. May in love talaga yun sa'yo pag nagsama na kayong dalawa. Magiging masaya siya sa'yo, no? So, yan. Aktibo pa yung buhay niyo. Lively, ganyan. Full of love. Ganyan. Ano ba ang gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Ang person mo na yan? Kaya pala hindi siya sigurado na kung mahal ka niya. Kasi nga, may mahal pa rin siya. No? Hindi pa na-erase sa puso niya. Hindi pa siya naka-move on doon. Hindi pa siya naka-recover doon. Iniwan siya. Yun mismo ang nakipag-break sa kanya. Dahil cold nga siya eh. Naghanap siguro ng mainit. Ng passionate. Ng hot. Yung isa. Eh siya cold siya. Eh paano kung parang silang cold? Eh then, maging yelo na. No? Manigas na. Manigas na yung puso nila. So, oh, the hermit. Ano pa? Ano pa yung gusto nyo mangyari sa inyong dalawang person yan? The moon. Ang mangyari yung mga pinapanalangin niya, yung prayers niya, na magtagpo na kayong dalawa ulit. Or ang mawala na yung blockage na makasama ka na niya. So, dinidesire ka din talaga ng person na to na makasama. Dinidesire niya na magkaroon na siya ng partner. Yung opposite to, as you see, ikaw yung opposite niya pero attracted kayo sa isa't isa or attracted talaga siya sa'yo, nadodrawn siya sa'yo eh. Para siya madrown, no? Sa attraction, sa emotion. So, meron kayong soul connection ng person na to. Ikaw yung hinahanap ng soul niya. Na-inlove lang siya doon kasi iniwan siya. I-clarify ko, na-inlove siya doon sa ex niya kasi iniwan siya. Dahil nilayuan siya, iniwan siya, dinump siya. Kaya siya na-inlove doon. Pero once na nagsama kayo, ay, mas stuck yun sa'yo. Super in-love yun sa'yo. Baka ayaw kang mawala niya sa paningin niya, no? And panay lang siguro yung halik-halik sa'yo, yung akap sa'yo.
Parang buntot mo siguro yan. Kasi nga, ikaw, passionate ka. And, ano ba yung isa kanina? Sinabi ko, passionate and hot or ma-appeal. Oh, see? Alam nyo guys, mas daigi ng ma-appeal yung maganda or pogi. No? Iba yung ma-appeal. Yan yung habulin eh, mga ma-appeal. Yan yung habulin yung ma-appeal. Ako ba? Ano ba yung ma-appeal na yan? Kayo na mag-explain yan kung ano yung ma-appeal. Seductive or iba? Yung ma-appeal kasi parang attractive sa opposite sex, no? Yan yung alam ko eh, na malakas yung sex appeal. Yung pag-alam ko sa ma-appeal. Madaling makatch yung attention ng iba, no? Hot, spicy, juicy. So, ayan. Dinidesire ka din talaga yung makasama. Ayun, no, na parang tinatawag ka ng soul nito eh. Na parang ma-draw din siya sa emotion niyo. Tinatawag ka ng kaluluwa niya. Kaluluwa niya ba yung tumatawag sa'yo? Pahala mo naman. Destiny. Destiny o kaluluwa niya, you are destined. Destined kayo, ano? Destined kayong dalawa na magkaroon ng balance yung dalawa. Well, destined na magkaroon ng balance yung dalawa. Oo, tinatawag ka ng kaluluwa niya. May soul connection kayo or basta may soul connection kayo, pwedeng ka soul tribe mo yan. Or twin, pwede din. Pero magkaiba kayo eh, opposite, no? Parang yung isa masculine, yung isa feminine. Yung isa ay, basta may mga pagkakaiba kayo. Parang opposite talaga kayo. White and black. Pero pag pinagsama ay, parang yung yin and yang. Ganun, no? Pag pinagsama ay mabubuo yun, no? Kompleto na. So, yun. Perfect match kayong dalawa. So, yung mangyari dito ay mawala na nga yung blockage. Yung walang communication sa inyong dalawa. Yun yung blockage. Walang communication. Hindi ka nagkikibuan niya yun. Yun yung pinapanalangin niya. Na magkaharap na kayo. Na magkasama na kayo. Ano pa yung pinapanalangin ng person na to? Yung dinidesire ng puso niya. Mawala na yung pagiging protective mo sa energy. Sa heart mo, sa sarili mo. Parang nilagyan mo ng protective shield yung sarili mo para hindi ka masaktan. Yun nga kanina eh, di ba? Pagiging protective ka sa puso mo na. In-accept mo na lang na hindi na kayo magkatuluyan, na hindi na magkaroon ng union sa inyong dalawa, hanggang imagination na lang. Pisip-isip ka na lang minsan sa kanya, and then mapapangiti ka kasi nga naiisip mo siya, saya ka na doon. And, pero hindi ka naniniwala or ayaw mong hayaan yung sarili mo na maniwala, no? Na magkabalikan pa kayo, na magkaroon pa ng union sa inyong dalawa. Para siya imposible na. Kaya, pinoprotektahan mo na lang din yung damdamin mo na nang siguro hindi ka masaktan. So, yung ganun. Gusto niyang i-open mo yung heart mo. Na buksan mo yung pintuan ng puso mo para makapasok siya. Para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. A stable new beginning. Bakit?
And yung piliin mo to, yung huwag maging defensive. Huwag maging protective sa energy mo. Yung magseryoso, yung maging decisive to start a stable relationship with that person. To take a grounded action. Na mag-decide ka na you're willing to start a relationship, a stable relationship na may growth with that person. Pero hindi ka pa niya pinupursue. At nagdadalawang isip pa siya kung magte-take pa siya ng action. Kasi nagdadalawang isip siya kung mahal ka ba niya talaga. Kasi nga mayroon siyang mahal eh. No? So, complicated yung inyong situation ng person na to. Pero talagang naghanga to na makasama ka, na magkaroon siya ng partner in life. Sino bang gusto niya makasama? Ikaw? Paisa dun sa ex niya? O ikaw? Ikaw naman yung gusto niya makasama eh. Bakit? Bakit ikaw yung possible na ikaw yung naiisip nito palagi? Kahit na dun siya na in love dahil nga iniwan siya. Dahil yung soul niya, tinatawag ka. Ikaw yung hinahanap ng soul niya. Kaya napapaisip siya sa'yo. Bakit ikaw yung gusto niyang makasama? Anong dahilan niya? Ano ang reason? Ano yung rason? Or ano ang nakikita niya sa'yo? Bakit ikaw yung gusto niya makasama? Kaysa dun sa ex niya. Dahil binasura mo na siya. Alam niya, binasura mo na siya. Or dahil wala na din siyang mga karelasyon, wala na din. Oh. Binasura niya na din yung iba niyang person. Dahil wala na kayong communication. Kaya napapaisip siya sa'yo. Dahil hindi mo na siya kinukontak. Dahil hindi mo na din siya kinukontak. At wala nang kumukontak sa kanya ng mga past person niya. Clarify ko. What's with the Seven of Cups here in reverse? Wala na nag-effort sa kanya. May mga options siguro yan, or past person, pero wala na nagko-contact sa kanya. At ikaw yung naisipan niya. Bakit naging giving ka ba dyan? Or naging too much giving sa person na yan? Kaya naisip ka niya na sa'yo may possibility na isa lang. Oo, na-stuck ka kasi dyan. Parang mabaliw-baliw ko dyan sa person mo na yun. Noon. At na-stuck ka dyan dati. Pero bigla ka na din tumigil mag-message sa kanya. Mangulit sa kanya. Or ang contactin siya. Na-pursue siya. Possible na masyado kong giving dyan. Inulit-kulit mo pa siguro yan. Message mo na. Pero siya yung ayaw na. Dahil siguro mahal niya yung isa na yun. Pero, siguro nagsawa ka na din. Kakakontak sa kanya, kaya tumigil ka na din kaka-message. Hindi ka na din naniniwala na magkatuluyan pa kayo. Hindi mo, imposible na mangyari. Kaya, tumigil ka na din. So, inaanap-anap niya yung message mo. Pangungulit mo sa kanya. Hinahanap-hanap niya yung pagiging makulit mo, yung mga sinesend mo sa kanya ng message. Hinahanap-hanap niya ba yung mga message mo na kontakin mo siya, na i-message mo siya ulit? Hinahanap-hanap niya yan.
And hindi niya makalimutan yun eh. Nasa isipan niya pa yung mga messages mo eh. Gusto niya mag-take ka ng action din oh. Na i-message mo siya ulit oh. Pero wala ka ng balak na i-message siya. Wala ka ng balak na i-message siya. Wala na. Gusto mo na lang tulugan para makarecover ka. Pero hindi mapigilan yung damdamin mo. Pero wala kang balak na i-message siya. Gusto mo na lang itulog mo na lang. No? Kaysa mag-message sa kanya. Oo nga, nadadala ka sa damdamin mo sa kanya. Naiisip mo siya. Pero para sa iyo, imposible na magkabalikan kayong dalawa. Na magkaroon pa ng union in reality. Pwede yung magkaroon ng union sa imagination mo. Ganun yung paniniwala mo. Pero in reality, malabo na. It's possible, kinontak mo ito na kinontak. Hindi na nakipag-communicate sa iyo. Kaya, ayun. Hindi ka na umaasa na magkaroon pa ng union or magkatuluyan kayong dalawa. Ayaw mo paasahin yung sarili mo dahil pinaprotektahan mo din yung damdamin mo, yung sarili mo. No, dahil mahal mo sarili mo yun. Mas pinili mo yung matulog ka na lang kaysa mag-reach out sa kanya. Kasi gusto mo din makarecover na. At tahimik na yung isipan mo, makatulog ka ng maayos. Baka ma-insomnia ka lang pag kinontak mo naman at hindi naman mag-reply. At aasa ka lang. Mas lalo ko na masakitan, no, di ba? So, yan. Ano ba yung pangarap niya sa inyong dalawa? May pangarap ba yan para sa inyong dalawa? May nabuo na ba yung pangarap? Or may binisyo na ba yung pangarap para sa inyong dalawa? Meron ba? Actually, wala pa eh. Wala pa. Wala pa siya. Minsan siguro, niisip niya na bumuo ng pamilya with you. Or nasabi niya pa yan sa'yo. Pero tumalikod din siya. Tingin niya hindi siya maging masaya sa'yo, pero nagkakamali siya. Sa'yo siya magiging masaya. Possible nga nang sama na sila ng isa yung person, pero hindi sila naging masaya. Toxic ba yung ex niya? Hindi naman. Hindi naman sila magkasundo nun. May addiction ba yung ex niya na yun? Hindi naman. Wala naman. Hindi sila magkasundo. Ayaw nung ex niya ng cold. Ugali niya. Ugali niya, no? Ugali niya yung ayaw ng ex niya, no? Ugali niya. So, possible ugali niya. And the way siya mag-isip. Yeah, the way siya mag-isip. Hindi siya malambing. Hindi siya malambing. Baka parang patay. Hold. Pagawa ka ng ex niya eh. Ang tigas. Cool. Naging yelo na. So, may gusto pa ba siyang mangyari sa inyong dalawa? Ano ba yung mga gusto niyang mangyari sa inyong dalawa? One more card. Ano pa yung gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? What? Nine of Cups. Ang matupad yung wish niya na makasal kayong dalawa. One more card. Ano ba talaga yung gusto niyo mangyari sa inyong dalawa?
The Moon in reverse. One more card. May gusto siyang malaman. Yung emotion mo. Yung emotion mo. Ang gusto niyang malaman. Kung still... gusto mo pa rin ba ng success with him or her? Gusto niyo malaman kung gusto mo ba siyang makasama kahit na ganun yung ugali niya? Clarification na. Na to be with him or her ang magkatuluyan ko yung dalawa kahit na parang superior ugali niya. Superior pala yung ugali niya. Yan yung ayaw ng ex niya, no? Yung pagiging superior niya, no? Yan yung ayaw ng ex niya. Ayaw ng ex niya yan. Superior yung ugali niya. Insulto diro ba yan? Or insulto dira? Yung mahilig mag-insulto. Yung ugali ng person na yan. Hindi naman. Ano lang talaga siya? Superior. Kasi nga, emperor niya. Parang hindi man lang siguro marunong magsabi na I love you, ganyan. Hindi man lang siguro marunong magsabi na yung maging malambing ba? Hindi yan marunong maglambing siguro. Hindi yan marunong maglambing, no? Marunong naman daw. Pero, hindi siguro gaano malambing yan. Hindi yan yung priority niya eh. Mahilig siya mang-under sa relationship. Mahilig siya mang-under ng karelasyon niya. Iyon, mahilig siya mang-under. Na siya yung boss. Siya yung alpha. Siya yung superior. Siya yung hari. Na parang ito, nakakalito. Reyna ka lang. Pero mas malawak yung galaw ng reyna pag sa chess. O saan sa mga karate yung reyna. Siya yung hari. Babae lalaki ka man, siya yung hari. Siya yung alpha. Ganun. Alpha more. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sigurado ma-notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonated sa reading nito.